O, loko, tulog ka, di ba? Tulog. Kaso madalas siyang gumigising, gawa lang siya yung aming witness at saka siya yung nakatoka sa candle. Hi guys, this is your Tita Laida, ang inyong titang ina na maldita pero may puso. Woo! Uy, gusto mo yun? Hello, ito po yung BTS ng aming kasal. Yung ibang video po ay galing sa aming mga bisita. Pagpasok namin sa kwarto ng Coral Vine, laking gulat namin kasi inayos nila. Nirenovate nila mas lumawak at bagong pintura. Wow! 6 a.m. kami gumayak ng asawa ko para makapag-asikaso agad papuntang Coral Vine. Nasikaso din namin yung shuttle na inarkala namin para sa aming mga kamag-anak. Actually, wala pa ako halos tulog niyan. Medyo di maganda kasi yung araw ko before my wedding. Pero nakakatuwa kasi during wedding, yung lahat ng puya at pagod namin at pag-iipon, sulit kasi pangarap namin wedding, ay nakamtan namin. Namalika pa ng asawa ko kasi siya yung mag-aasikaso ng shuttle at ka-work niya ang inarkala namin. Habang ako naman ay inaayusan ng buhok ni 44-45-48. Isang tao lang yan. Yan kasi madalas niyang sinasabi. Actually, nakalimutan ko ni name niya. Muna, medyo naiilang ako sa kanya, pero bait niya. Tsaka isa siya sa nagpatawa sa akin noong araw na yun, sa kabila ng medyo magulong mood. Habang inaayusan ako ng buhok, ay dumating naman ang order kong bulaklak mula sa Marinlu Flower Shop. Ang motif ng kasal namin is rainbow para sa makulay namin pagsasama. Charot. Yun lang hindi niyo payas sa amin ng mga cords namin and makeup artists. Sabi ko, why not? Dahil nga daw same-sex marriage, bakit hindi na lang daw rainbow color ang aming motif? Kaya nagpa-rainbow color na lang ako ng kuko, polygel, sa Pabi Salon, sa salon ni Kuya Ricky. Nasa 1K ang magpaganyan, ikaw na kung anong gusto mong design. Pwede naman sila ang mag-design, sabihin mo lang ang motif. Dapat kasi, sa buhok ako magpapakulay ng rainbow color. Kaso nga ayaw ng asawa ko, kaya doon na lang tayo sa kuko. At saka doon na lang tayo sa ating bouquet. O diba, nakakatuwa yung bouquet ko na yan kasi akala nila fake flowers pero totoong bulaklak po yan. May bulaklak palang ganyan. Wow! Akala ko sa internet lang po yan. Pero hindi pala, meron palang ganyan dito. Medyo pricey siya pero sulit. Ang ganda niya. Maagad din dumating ang aming photographer and videographer. Actually, yung pinakamaagang dumating ay yung magkapatid na abay namin na pinsan ng asawa ko, si Joanna at si Kuya Rema. Si Kuya Rema ay ikakasal na this coming October, kaya congrats na agad. Dumating din ang aking maid of honor na nag-joyride from Quezon City. Ginjoke time ko pa nga siya kasi sabi niya sa akin wala siyang pambayad. Sabi ko kako, napanood ko sa reels na kiss ang bayad sa angkas. Baka tumatanggap din kako si Kuya nun. Kasi ako ng angkas, eh joyride nga naman ang sinakyan niya. Single pa rin ang maid of honor ko. Mga mag-a-apply, sure ako hindi kayo lolokohin yan. Taong bahay lang yan before, pandemic pa, and up to now. Kailangan pa niya magpaalam sa kanyang magulang kapag lalabas. Message niya lang ang kanyang page, Catherine or Tintin Bartolome. Mabait po yan at mapagmahal sa pamilya. Ito na ang aking kaibigan sa video na ito. Malalaman niya lamang naman po ito kung pinanood niya itong video na to. Kaya shoutout sa'yo, Katkat. Ay, Tintin pala. Shoutout sa'yo, Beb. Kung mapapanood mo ito, sa'yo na to para mag-asawa ka na. Jawa pala muna. Friends ko siya since high school. Yung parehas kami ng pinagdadaanan sa buhay nung high school. Pati family problem. Parehas pa kaming panganay, tapos parehas dalawang lalaki ang aming kapatid. Na parehas, pasaway. Dahil na din siguro laging nawawala ang aking FB, kaya limited na din ang mga klase ko noon na friend ko ngayon sa Facebook. Pero ito, lagi akong nahahanap nito. Char. Ne, tayo ko siyang hinahanap talaga. Hindi pwede. Hindi pwede wala akong maichika sa kanya. After make-upan, ang aking maid of honor ay ako naman. So yan, niladlad na nila ang aking buhok at makikita nyo ang aking before na look bago ako make-upan. Diba, hugger to? And after ako make-upan, ay pictorial na po namin. Para sa aming post-nap together with Abay. At dahil nga medyo wala pa akong tulog at moody ako, sa simpleng kanta ng Beautiful in White, naiyak ako. Grabe, tagaktak na luha ko dyan. Kahit di ko naman gusto umiyak, alam mo yun, bigla na lang pumapatak siya ng kusa. Actually, habang minimakeupan ako niyan, ay nauna ng videohan at pictura ng aking mga groomsmen. Sabi pa ng photographer at videographer sa amin, ay game na game daw ang mga boys. Nagtaka ako kasi yung mga kapatid ko ay nagsabi ng dito sila sasayaw. Yun pala ay nasayada na lang alak ang lalamunan nila, kaya pala kahit hindi dancer ay napasayaw.
Pero ang mga bata yung mga yun. Dancer yung mga yun eh. Ewan ko ba, syempre tumanda na, malaki na yung tiyan, hirap na sumayaw. At kami namang team ride, abay, eh nagkahiyaan. Paano mas lamang sa amin yung rapper kaysa dancer? Alam niyo yun. Lalo na kami ng maid of honor ko, para kaming sirang robot. Alam mo yun, ang tigas ng katawan mo, pero kailangan mong sumayaw para sa pictorial. After ng pictorial, tinulungan ako ng maid of honor ko at abay, nasuotin ang aking gown. Dalawa sana kaming naka-crown that day, kaso masyado kasing malaki yung crown na nabili ko na isa at this wax sa suot ko para daw kasi ako mag-re-reign na Elena kapag yun ang ginamit ko. Kaya yung crown na para sa aking maid of honor ay ako nagsuot. Parang princess style lang. Ang inin ko sa part na yun, Charis. Habang inaayosan ako ay dumating yung mama kong pasaway at late na siya na make-upan. Yung entrance namin dyan ay naisipan namin kumanta a day before our wedding. Sobrang thankful ako kasi supportado kami ng pamilya namin. Diba, kalain mo na same-sex marriage yung kasal na to. Ang daming bisita at ang daming sumuporta sa amin galing sa iba't ibang lugar. Yeah! Kahit din si Pastor ay natutuwa dahil sobrang suporta ang nakikita niya sa aming kasal. Kahit ako mismo, kahit ang asawa ko, sobrang overwhelmed sa pagmamahal na tatanggap namin ng araw na yan. Sa kabisado yung kanta ng Nothing's Gonna Stop Us lang, mapapansin yung mali ang lyrics ko dyan. Siguro dahil na din sa kaba at excite. Mixed emotion eh. Nakakatuwa kasi game na game yung papa ko dyan. Sumasayaw siya. During our wedding, medyo nahilo yung mama ko dyan dahil na din sa init. Pero naging okay naman siya after niya magpalamig sa kwarto. Then after ceremony, konting picture then post na po ulit kasama ang mga abay habang nakagown ako. Actually, after ng ceremony, yung iba nagpalitan ng damit. Kaso nga, syempre, Ate Laika, pinabalik ko ulit. Sabi ko, magpipictorial tayo last minute pa, diba? At saka sasayaw pa iba. Kaya pinabalik ko yung mga suot nila. Oh, loko, tulog ka, diba? Tulog. Kaso madalas siyang gumigising, gawa nang siya yung aming witness at saka siya yung nakatoka sa candle. Then, papasok ulit kami ng aking mga abay ay pina-tiktok dance namin per group. Tapos kami naman ay kumanta ng You're Still The One. Yung mga abay kumabay ay hindi naman tiktokeries, kaya nasa harapan talaga yung mga tiktokeries. Ayan, yung ibang nasa dulo ay hindi ganun kagaling mag-tiktok. Rapper talaga yung mga yun. Rapper. Madalas, lalo na yung mga hipag ko. Rapper yun kapag pinapagalitan yung mga asawa nila. Medyo maganda nga daw yung boses namin dyan, gawa ng mic. So alam niyo na, bilhin na kayo niyan. Extreme. After kanta, konting program then dance with mother and father. Sobrang yakap po sa papa ko kasi sobrang pasasalamat ko sa pagtanggap nila sa taong mahal ko. After no, nag-body dance kami. Sabi ko nga sa co-ords and host na huwag na naming ilagay yan kasi sabi nila na ilagay daw po namin dahil halos lahat ng kasal ay may ganun. Nakakatuwa kasi maraming naglagay, yung iba pa ay galing pa daw sa kinita nila. Talagang nag-effort yung iba, sabitan kami, kaya super thankful ako doon. Shoutout pala sa boss ng mama ko. Thank you po kasi pinawi niyo si mama sa special day ko at sa money gift. Thank you so much, madam. For my mom's boss, thank you very much for giving my mom a chance to come home and be with me on my special day. Oh, English yun, pinapawisan ako. Tama na yun, konti lang yung English ko eh. After ng money dance, ay kumain muna kami. Tapos nanood kami ng SDE. Actually, tuwa kami nung panood namin yung SDE. And pinag-arter dance ang asawa ko. Nakakatuwa kasi game na game siya sa pagsayaw. Wow. Yun nga lang, nung gabi na yan, wala nang sasalo ng bukay ko kasi halos lahat ng masita ko ay nag-swimming na. Pero okay lang, masaya pa din ako sa naging program ng aming kasal. After that, ay nag-base ulit kami para sa aming second look. At habang nasa loob kami ng kwarto, ay nagpa-game si Ma'am Shell ng Hepe Pore, pero Jex and Laika version. Pinag-games niya din yung lato-lato nung nasa loob kami. Ayan, nakakatuwa dyan kasi ibang mga ka-work na ni Jex ay kasama na sa games na yan. Game na game naman sila at dalawa dyan ay pinsan ko. Woo! Shoutout sa Team Lazada. Thank you po for being part of our special day. And last but not the least, saya ang aming entrance ulit for second look. And ang aming sayo na pinaghirapan naming pag-practicean.
Grabe ang tigas talaga ng katawan namin. Ayan, kuha to ng aking mga bisita. Grabe, tigas ng katawan namin. Tignan mo yung suot ko. Para kung ano, may-ari ng sabon dyan. CEO daw ng sabon. Loko to mga pinsan ko eh. Sabi nila, sa second look mo ate, para kang may-ari ng sabon. Oh, loko. After ng sayo namin ay cake slicing, wine toast, and dub naman. Nag-speech din kami para sa mga pumunta sa aming kasal. 7 PM na kami natapos pero overall, sobrang pasalamat namin. Kasi pangarap lang namin to na natupad. Sa mga tulad kong nangangarap ding ikasal, tandaan nyo na walang imposible kapag nagmamahal. At dahil tinapos nyo ang video na ito, meron akong konting tanong para sa inyo. 50 pesos GCash sa unang makakasagot ng tama. Ano ang sinakyan ng aking maid of honor papunta sa aking venue? Unang makakasagot ay may 50 pesos GCash or load. Thank you for watching and see you next vlog! Thanks for watching! Share! Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog!